Atubang maging karapat-dapat na rin kumanang pagsisiyan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa mga Panginoong Diyos at sa inyo mga kapatid, inuwa ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal. At sa inyo, mga kapatid, na ako'y paglangin sa Panginoon ng ating Diyos. Kawal tayo ng mga Panginoong Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawal kami. Panginoon, kawal kami. Kristo, kawal kami. Kristo, kawal kami. Panginoon, kawal kami. Panginoon, kawal kami. Ama namin, mo ang aming mga kaibigan upang ang pagpapayag ng aming pananampalataya sa nangunabuhay mula sa mga patay, ang aming pag-asang manabik sa pagkabuhay ng mga lingkod mo ay tumibay sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng hanggan. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, nagpalikom si Judas, ang pinuno ng Israel, ng mga kaloob na umabot sa 400 pila at ipinadala sa Jerusalem upang ihandog na pagtubo sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na, dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namamatay na nananatiling sapat ay tatanggap ng kahinang gantimpala. Ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, kaligtasan sa mga tapat at panalangin.
pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay para sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya pinagkait ang sarili niyang anak, kundi ipinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang magaharap ng sakdal laban sa mga dila ng Diyos? Gayon ang Diyos ang nagpawalang sa sala sa kanila. Sino ba ang hatol ng kapalitahan? Si Kristo Jesus ba na sa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling dinuhay at ngayon na mamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusi? O ang taba? Hindi. Ang lahat na ito ay kaya-kaya natin pagtagumpayan sa magitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak ko ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinamalik na damay niya sa atin sa magitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po. Na ang November 1 ay araw ng mga
minsan hindi natin na inisip yung kalendaryo ng simbahan, na yung November 1 ay All Saints Day, at ang November 2 ay All Souls Day. Kasi bakit? Sabagat, yung November 1, ang kalimitang araw na pinupuntahan natin ang mga bundol ng aking mga mahal sa buhay. Bagaman po ngayon, di ba, ngayon mismo pumupunta. No? Kaya lang sila ngayon pumupunta kasi iwas sa dami ng tao. Pero kung minsan yung nakasanayan, ang pinagdiriwang natin po yung November 1 ay All Souls Day. Hindi All Saints Day. Pero bahagi nito, makatulusin po, halagan natin na magkalami itong dalawa. Kasi ni-analyze natin na sa oras ng ating kamatayan ay tayo makarating doon sa kahayaan ng Diyos, sa Kanyang kahayaan sa langit. At ito po yung pangalan ay pinapahayag sa atin. Sa ating ipamayag ninyo sa araw na ito. Lalo, pansinin natin ang pagdating ng Diyos upang iligtas tayo. Upang iligtas tayo. Yung kagalapan ng pinamamaling ng Commemoration, bahagi ng ating pananampalataya. Bagamat kung maaari na kayo nakukulita na kasi palaging kong binibigang pansin yung kadahilanan kung bakit namin ipinagdaan sa atin yung mga mahal namin sa buhay na namatay na. Sabaga, kumisan ako kasi ay kumisan, wala tayong ibang nakakausap na ibang sekta. Kumisan ka na nagiging bahagi lang ng ating kamalayan na ito ay pagtuunan namin ang pansin kapag kumisan na nakakausap tayo ng ibang sekta na tinatanong, ay bakit mo ipunta sa iyo mga patay? Kasi kalimit ang sagot natin ay para maligtas. Well, in some way or another, but hindi yung ating pangalanin yung nagdulog ng kaligtasan. Ano yung magdulog ng kaligtasan? Yung pananampalataya. Sa Diyos, kapatid pinagdala sa ating mga patay. Siguro in the broad sense of the word, para sinasabi natin na para maligtas. Pero kung sinailigtas na tayo, bakit gawa ng ating pananampalataya? Tayo ay parang nasa langit. Pero yung sabihin, pag sinayong ligtas na, ay talagang ando na, makapiling ka lang doon sa kanyang kaharihan sa langit. Pero bago sa mga tanong ang pag-isa na may pinabahagi sa atin, ibang mga kapatid namin ay hindi katoliko, ang tama pong sagot niya rin, para matulungan sila na maibigay nila ang hinihingi ng katarungan. Para matulungan sila na maibigay ang hinihingi ng katarungan. Sabi ko, magbaba si Albert, yung biblical passage po natin ay muli natin babalikan yung Ebanghelyo ni Polis noong nakaraang linggo. Tungkol kay Sakayo, kung kayo pinalayo kung sino man apat na ibababa ay kaapat na beses kung papayaran ito. So, bahagi mo ng pagbabayad ko. Bagaman po yung kaisipan, well, tayo bilang mga binyaga, sigurado kung patungo tayo sa kaharian ng Diyos. Unless, sabi ko natin, tinakwil natin ang Diyos. Kasi kahit na binyaga, pero kapag tinakwil natin ang Diyos, o lahasa natin tinakwil ang mga utos ng Diyos. Pero kung tayo magkasala, at tayo naman ay nagsisi, nakapag-umpisa, yan ang pangalan ko rin po yung mahalagahan ng ating pag-umpisa kahit malamang po sa loob ng isang taon o kung kailan tayo ay nagkakaroon ng malaking pagkakasala. So, bahag yun ang usapin ay yun ay isang pamantay na tayo ay nakaranas na yun ay para sa langit. Pero bakit hindi na kailangan ng katarungan?
katarungan. Para po sa iba natin mga kapatid, ang tawag nila yung justification of God. Ang katarungan ng Diyos. Agawa na yung isang palataya na okay na. Hindi ka na magpapayag. Kailangan pag yun ang maging pamantayan natin ay paparo natin pangahawakan na alam na iwasan mo magkasala. Kasi para tawarin ka lang pala ng Diyos, gawa lang ang kayo pananampalataya. Kaya ikapag sinabi natin patarong ba, sabi nga yun, it shouldn't be relative. Anong ibig sabihin ng relative? Hindi yung kamatana. Ang sinabi natin, relative, relativism. Ito yung interpretation sa ayon lamang sa taong ito. In contrast sa tinatawag natin objective. What is objective? Kapag sinabi natin na taungan, ay hindi lamang dapat relative, kinakailangan objective. Ano nga yung tawa ng relative at saka objective? It could be katarungan, it could be pag-ibig. Pero kung sinabi natin relative, objective, halimbawa, sabi nyo sa iyo, naku, Father, hinanap mo isang beses yung isang tao, sabi nyo sa iyo, naku, Father, sabi niya, pupunta siya ng maaga. Sabi nyo, maaga. Maaga ay, ano ba may maaga sa kanya? Alas 7 ng umaga, alas 8 ng umaga. E alas 4 na ng hapon eh. Wala pa. So, para sa kanya, kung sinabi niya, maaga akong pupunta, para sa kanya, yung alas 4, yun yung maaga sa kanya. Kaya ang ibig sabihin, relative. Pag sinabi mo maaga, kapag sinabi mo talagang maaga, ay, it could be, tusin ba po natin, kapag sinabi ng maaga, ibig sabihin, 7 to 11, umaga kayo eh. Kapag alas 12, panghali na yun, hindi na umaga yun. So, kaya yun ang sinasabi natin, relative. Isa pa, one time, ay alas 7 na, may sundo ako para mag-misa sa patay. Mag-schedule ako na mag-misa sa patay. 7 o'clock ng gabi. Yun po ata ay itong ikalawang araw na naunan at ikalawang araw ng Novena ay na-schedule ako yung 7. Sabi ko, matatapos ako ng 8. Ay di pwede kong masabayan si Father Ronnie na kumain. Ay alas 7 pa lang, tinawagan ng sekretary, nasaan na kayo? Malapit na. 7 o'clock. Sinabi malapit na. Sabi ko doon sa aking sekretary, naku, mahirap yun. Yung malapit na. Kasi bakit? Saan ba siya magdadali? Saan ba siya magdadali? Ay dumating dito sa 7:45. Kaya, mayroon sabihin na malapit na eh. 45 minutes. Tsaka sabi ko, ano ba yun? Baka aeroplano, baka tricycle, baka kotse, o naglalakad. Ay, namin ang 45 minutes eh. Ay, malapit na raw. Kaya yun yung sabihin, relative yun. Relative yun. Kung sinabi niya, halimbawa, nasa ata, halimbawa sinabi niya, nasa bayan ng San Pedro, ay di, yun eh, maliwanag. Objective na objective. Ganun din po yung katarungan. Pag sinabi natin na ang katarungan, ano yung katarungan ng para sa'yo? O, relative, no? Pero pag sinabi mo yung katarungan ng para sa lahat, ay, doon yun ang ibig sabihin ng objective. So, bahagi po ng ating pinagdarasa, maliwanag po, nagawa ng aming pananampalataya ay ligtas tayo ng Diyos. Gawa ng paghihirap at pagmamatay ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit natin ipinagdarasal yung mga mahal natin sa buhay na matay na para ibigay yung hinihingi ng katarungan
Ang gawa ng kanilang pagkakasala, kinakailangan nilang magbayad. Kinakailangan nilang magbayad. Sorry po ng iba, yung tinatawag natin justification of God. Very relative yun kasi bagay. Pag sinabi na, hindi ka na magbabayad kasi God will justify you from all your sins. Dahil laman ang iyong pananampalataya sa Diyos. Mali. Bahay. Aba, sino laman yung may katarungan? Yung laman hindi na nampalataya sa Diyos. Hindi nila kinakailangan yung katarungan. No? Kasi bakit? Hindi sila nananalig sa Diyos. Automatic mo na sila sa impero. Kasi hindi sila nananalig sa Diyos. Hindi nila kinikilala ang Diyos. So, bahala hindi mo na kung saan, hindi na sila makakasama. Eh, hindi pa rin sabi na nawala ang maling pananalig mo sa Diyos. You're already but justified. Ano man yung pagkakasala mo, bahala mo sa iyo ang Diyos. Hindi mo pwedeng ganun. May bahagi mo ng pag-ilos sa minakailangan namin pagkugunan. Kaya napakaalala po, yung elemento ng pagbabayad po. Sigurado po yung mga ipinagdarasal natin na nananalig na sa buong kapal. Sigurado po punta na sa lahat. Pero, kung kailan, ay hindi natin alam. Kaya nga, idinudulog natin sa pamagitan ng ating pangalanin para sila ay matulungan natin na maibigay ang hinihingi ng katawan. Kaya yun din po yung sabi ni Sakayo, naalala niyo po yung pamilyo ng mga rang dito. Anong sabi ni Sakayo yun? Kung ako'y may nagaya ng sino man, ibabalik ko ng ika-apat na uli. Kung totoo yung sinasabi ng iba namin mga kapatid na justification of God, sana ang pinagalitan niya si Sakayo. Sinabi niya sa nakil Sakayo na, Sakayo, mali ang sinabi mo. Hindi mo na kinakailangan magbayad. Sabay ito ay nananalig na sa Diyos. Hindi ka na kinakailangan magbayad kung may nagayang sino man. Pero hindi yung ginawa ni Jesus. Ano sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus, ang tao ito'y anak din ni Abraham at ang marito ko na ilikas ang nawawala lupa ng bayan ng Israel. Kaya bahagi yung makusal yung makita po natin na ito'y bahagi ng ating pag-Diyos. Kaya sana po maging bahagi ng ating pag-Diyos. At alam niyo po, dito maging maliwanag sa atin ang maraming bagay. Ano yung mga bagay na makusal yung makita natin? Bulan. Ang bawat isa pala ng paglabag mo sa utos ng Diyos, may katapat ng parusa, ay bahagi ko ng huwag natin kalimutan. Ang Diyos na ito magpatawad, pero may parusa. Sa sino pang nagkasala? Reward and punishment. Yun ang huwag natin kalimutan. There is always a reward and punishment. Yun yung bahagi na kung sa may dinudulog sa akin ang puno ng kapal. Sa sino mang hindi tumutugon sa kanyang panawagan, ay iyak na magdudulog ito ng kapahamakan. Hindi lamang para sa kanya, kundi sa kanyang sambayanan. Sa kanyang sambayanan. Ay yung classic example na ginagawa ng moritual kapag ikaw ay gumawa ng isang krimen, anong gagawin mo? Ay di magtatago ka. E ba paano yung pamilya mo? Wala namang kasalanan yung pamilya mo. Pero maapikulat, bakit? Ikaw yung breadwinner. Mawawala na ka ng trabaho. So, magugutom yung pamilya mo. Bakit? Magtatago ka. So, isa pong halimbawa yun.
So, madalawa ko. Kaparusahan at gantimpala. Pangalawa, kapag may maliwanag sa atin ito, anong gagawin natin? Nakita natin na sa gitna ng awa ng Diyos, ay makita natin agad na kung talagang naiintindihan natin yung biyaya na ipinagkakaloob ng tulong ng kapal, ay alam na iiwas ako sa paggawa ng kasamaan. Iiwas ako sa paggawa ng anumang pagdulot sa akin ng kapahamakan. Iwasan ko ang paggawa ng kasamaan. At gagawa ko ng lahat ng kabutihan. Kasi nga, mayroong liwal yung kapis mo. Pangatlo, ito rin po yung pagkakataon na kung saan yung nating kalimutan na itinudulog din natin. Ito yung pamamaraan na may tumulong natin sa mga kapatid natin na nauna na. Na matulungan natin sila sa kanilang katatayuan. Sapagkat wala na silang magagawa. Natapos na lahat ng kanilang pamamaraan ng buhay. Hindi na nila kayang bayaran yung kanilang mautang nung sila nang buhay sa daigdig na ito. Maliban na lamang doon sa tinatawag nating purgatorio. Kaya tayo mga nabubuhay ay maaaring tumulong sa kanilang katatayuan. At sa ato ba, hindi lamang sa panalangin. Kundi yung seven corporal works of mercy at saka yung seven spiritual works of mercy. At sabi mo nga po, bahagi mo natin sa pagdiriwang natin, sa pagpapalaman natin sa ating patuloy si San Martin de Porres. Ang isang binibigyo natin dito yung mga may sakit. Mga kapatid natin may karamdaman sa kailang mga sakit. Kaya nga ako, kahapon sabi ko, we pray for the sick and for those who take care for the sick. Hindi sapagkat tayo ay may sakit na gusto namin gumaling. Kung kayo ay gusto may sakit na gusto nyo gumaling, pwede tayo sabihin. Pero baka kasi sabihin nyo eh, hindi na ako magkakasal sa mga may sakit kasi wala lang ako sakit eh. Ah, magkasal ka sa mga may sakit bilang apostolik. Bilang apostolik. Kahit na yung mga may sakit, hindi mo kaano-ano. It becomes our apostolic. At kapag ipinagdarasal natin sila, sabi mo, one of the spiritual works of mercy, kapag ginawa natin ng ilan, itong ginagawa ng panalangin para sa mga may sakit, iniaalay ko ito. Iniaalay ko ito sa mga mahal ko sa buhay na yumaon na. Iniaalay ko sa kanila. Kasi apostolic ito eh. So, ganun din po. Ganun din po yung patuloy namin yung panalangin. Ano pang seven corporal works of mercy o ano pang seven spiritual works of mercy. Pero nais ko ang bigyan ng pansin yung mga kapatid natin ng mga may sakit. Asala po maging bahagi ng ating pagdiros na tunay ng maging apostolik namin na tali po. Kapag natin ito ginagawa, hindi lamang sa pwede tumutulong tayo sa mga may sakit. Ngunit kung tutulong din tayo, i-alay din natin ito. For the reparation of our sins and for the sins of our loved ones. At maging bahagi rin ang alinhan kapag gumagawa ka kasi ng kabutihan. Sigurado ko, mapabawasan ang paggawa mo ng kasamaan. Bakit? Kasi the time we spend in doing good is already aside ng alinhan. Mababawasan ang pagkakataon mo na maaaring gumawa ka ng kasamaan. Kasi bakit? You make yourself easy on doing good. Hindi ka na makapag-iisip ng mga sama na hindi mo hayaan natin na ikaw ay makapag-iisip ng masama sa kapwa mo. Kasi bakit? Yung pagkilos mo ay isang pagkilos na ginagawa mo para sa panalangin para sa mga may sakit. Nakundusin mo na rin,
kabutihan. Kabutihan. Kaya ito po naman yung magiging bahagi ng ating pag-isip. Baka makakala, di ba? Na yung pagkapalagaw ng devotion ni Sir Martin de Porres ay gawa lamang ng mga may sakit. Kasi may kamakala akong may sakit, kaya hindi na mo lang tumulong ni Sir Martin de Porres. Hindi ko. Kahit ang laki ng kamakala ng may sakit, ipadalaan mo yung mga may sakit. Naalala yung nalangis natin sa tiyo. Nakatulad ng mga patay na nagdanangis ng karating sa kahiyang ng Diyos. At tinutulungan tayo bakit? Kasi yun ang pamamaraan ang pinakita ni San Martin de Porres. Huwag natin kalimutan na sa pamamagitan ng kanyang pangangalaga sa mga may sakit, sa pamamagitan ng kanyang panalangin sa mga nag-aalaga ng mga may sakit, ay alin, yun naging sa daan ng kanyang kabanalan. Yun ang pamamaraan na siya'y makatubol sa panawagan ng Diyos. Kasi yun ang pagtawag ng Diyos sa naging ang maglalaman sa mga may sakit. Is niya ako yung sinan nagpagaling ng gumaling ba yung may sakit? Hindi. Anong ginawa niya? Nag-alaga siya sa may sakit. Nagdasal siya sa mga may sakit. Yung pagpapagaling, mahala ng Diyos. Hindi yung panalangin natin ang magpapagaling sa mga may sakit. Ang Diyos ang bahala na magpagaling sa mga may sakit. Kasi wala tayong kapangyarihan na magpagaling sa mga may sakit. Ang Diyos ang may kapangyarihan na magpagaling sa mga may sakit. Pero ano ginagawa natin? Ipinapanalangin natin sila. At naman yung panalangin natin ito ay magdulot para makatulong sa atin, para kung sakali man tayo may sakit, ay tayo ay mapagaling. Para ano? Para makatulong kung wala man tayong sakit para sa iangin natin ito sa mga kapatid natin, mga mahal sa buhay. For the reparation of their sins. Makatulong para saan? Kasi yung mismong panalangin ay isang bahagi yun na kumulusin yung makita po natin alin, ha? Ito ay sabi na natin, a sign of faith, huwag inyong kalimutan ang sinabi ni Jesus. May makikita ba ba pananalo sa oras na dumating ang anak ng kaon sa daigdig na ito? Katulad ng pananalo ng isang palo na kinukulit yung ulas para ipagkaloob ang kanyang inihiling. Ganyan dapat yun. Prayer is a sign of faith. At ang prayer sa mga may sakit ay isang bahagi no na itinuturo sa atin ng ating patron si San Martin. Ang daan patungo sa kabanalan. Para yung mga kapatid natin na namatay, tunay nang makarating doon sa kahiyan ng Diyos sa langit. At para rin sa atin, kapag dumating din yung pagkataon na tayo mamatay, ay tayo din makarating doon sa kahiyan ng langit. At kung sakali na mamatay tayo, meron bang pagkakasala na gawa? Ay, Panginoon, kung mayroon man akong magbabayar, kaunti na lang, bakit? Marami akong dinulot na panahon para kung sakali man ako'y may nagkasala na hindi ko na pa nababayaran, ay naitulog ko na sa pamamagitan ng panalangin para sa mga may sakit. A form of reparation for my sins. Kaya po yung sinasabi natin, for the remission of my sins and of my loved ones. Kaya tinan po natin ngayon sa araw na ito na ito ay bahagi po ng aking panalangin na tunay, no? Tunay nawa na magdulot sa atin ng kapahamakan. Kasi yun ay hindi kaya kung bakit natin na pinagdarasal. Yung mga kapatid natin na namatay na, makapasok na sila sa dati. Bakit? Hindi gawa ng si
sila ay niligtas ng Diyos. Siniligtas sila ng Diyos para maibigay nila, matulungan silang maibigay ang hinihingi ng kasalanan. Sa pamagitan ng panalangin ng litanya kasama ni San Martin de Porres.